maraming issues sa dito sa Philippines. Tapos one of the issues kasi is education. So parang naisip ko kung di ako, kung sino ba yung tataya for them? I mean, sino yung magtuturo sa mga bata? So parang naisip ko na kung di ako yung mismong tataya, sino pa? So parang naisip ko na ako yung mismong magtuturo at mag-volunteer mismo dito sa ano, sa LSPP. Dilong! Kawan sa ni? Dog! Kawan sa tingot ng dog! Naging maswerte kami kasi makapag-aaral kami ng Lasal. Lasal yung humahawak. So, yung natutunan namin, kailangan naming ibahagi sa kanila. So, siguro yun yung nag-push sa amin na kailangan nating gawin to kahit mahirap man o hindi. Yung mga bata yung nagbibigay saya sa akin na kapag nakikita mo sila na, uy, teacher, parang parating ka pa lang, parang tumatakbo na sila papunta sa'yo, hinahag ka, nagbe-bless, ganun. Parang nakakagaan sa pakiramdam na sila, parang sila na yung naging lakas ng loob ko para magpatuloy kasi kailangan ko silang turuan dahil gusto nilang matuto. Yung nag-work na ako, nalaman ko to with Patrick, from Patrick. Tapos, parang na-realize ko na hindi worth it yung ginagawa ko sa office, gano'n. Parang sobrang rutinary, tapos napapagod ako sa wala. Every day noon, parang dinadrag ko na yung self ko para maligo, mag-behit, magunta ng work, gano'n. So ngayon, parang sobrang na-excite ako na everyday para makita ko yung kids ko, may bago na naman kami activities sa school. Noon, kahit, may kinikita kang pera, pero mas masaya yung experience compared doon. Tapos dito, parang nakikita ko talaga yung pinagpapaguran ko. Alam ko, makita mo na yung mga tinuturo mo sa mga bata ay na-apply talaga nila. Na hindi, alam mong hindi nila yun makakalimutan kasi nga ginagawa na nila yung mga tinuturo mo. Yung simpleng pag sign of the cross lang, yung pag-pray, yung pagkakanta at pagsasayaw. Parang ang sarap sa feeling na marami silang nalaman dahil sa'yo.